Hello, magandang gabi. Let's Scales Tutorial. May repair tayo ngayon. So, plug in muna natin guys para makita yung ebidensya kung ano ang kanyang problema at makita din natin yung display niya. So, ayan na guys, na-plug in ko na. I-power on ko. Ayan, nag-power on. May display naman po siya guys. May ano, indicator light po guys. Ayan po. So, tingnan natin yung display niya, guys. Ayan, medyo matagal. Ayan, guys, kitang-kita naman, no? One line, guys. So, vertical one line ang problema niya. So, kapag ganito, guys, mag-focus tayo sa vertical section. Tingnan natin yung mga capacitor doon sa mga supply. So, buksan ko na, guys. Hindi ko na ipakita para hindi mababa yung video ko. So ito guys, pagbukas ko, medyo hindi pa naman masyadong madumi yung board guys at hindi pa masyadong luma. So guys, ayan, nakita ko yung mga kapasitor guys niya. So may dalawang kapasitor guys na lumulubo. Ito ay isa, ayan, isa lumulubo na yan guys, oh. Ayan pa isa. Kahit na hindi na tistiran yan guys, kaya kitang kita naman na lumulubo yung bandang may ulo nya. Dalawang kapasitor guys ang lumulubo. So papalitan natin yan guys. Palitan ko yan. So bago ko palitan to guys, linisan ko muna. So hindi ko na lang ito hugasan guys, kasi hindi naman masyadong madumi. Nagmamadali yun, nagmamadali din ang may-ari. Kasi gusto na daw niyang manood ng kanyang paboritong mga movie. So ito na guys, oh, kita nyo. Ayan, brasan ko muna. Ito yung vertical guys, vertical IC nya. So dito tayo mag-focus guys. Daming loose contact guys. Yung chopper nya naglo-loose contact, ang dami. Halos lahat ng kanyang paa guys ay naglo-loose contact na. So ito guys, lilinisan natin muna ng thinner para lahat ng loose contact ay makita natin. Tapos ihinang ko lahat guys. Ayan. Medyo makintab-kintab na siya. Ayan, ako mag-repair guys. Ihugas ko ng thinner. So kitang-kita na yung loose contact niya. Ayan. So hinangin ko ito yung mga loose contact guys. Itong sa may flyback nya meron din. Tsaka yung vertical IC nya hinangin ko yun. Tsaka yung jungle IC isali ko na rin. Kasi para tumagal pa ito. So palitan ko na yung dalawang capacitor guys na lumulubo. Yan, oh, napalitan ko na sila. Tapos na hinang ko na yung mga loose contact. So try kong testing guys, plug in tayo. Ayan, plug in ko na siya guys. Magpa-power on tayo kung ano ang resulta. Ayan. Medyo mabilisan ako mag-repair guys, nasanay kasi ako sa mag-repair ng mabilisan. Pero perfect naman yung trabaho guys kahit na mabilis. Ayan na guys, oh. Nagno-normal yung display niya guys. So sa dalawang capacitor na lumulubo, nabi-vertical one line siya. So ayan na guys, nagno-normal na yung display. So try natin kabitan ng video guys. Kung clear ba. Ayan, kinabitan ko na ng video. So tingnan natin. Ayan, malinaw na malinaw naman pala. Ayan guys. So hindi ko nahabaan yung panood ng video guys kasi para makapiright tayo. Ito yung capacitor guys, oh, na lumulubo. Sira. 1000 UF by 25 volts sa may bandang vertical section. At ito pang isa, 470 by 16 volts sa may vertical section din. So dalawang capacitor guys yung depicted, mga lumulubo.
Ayan lang ang problema niya, guys. Vertical one line na siya. So ngayon okay na, guys. Ayan na po, hindi ko nahabaan yung panonood ng video, baka makapiright tayo, guys. Isang araw nakapiright ako. Ni-delete ko na lang yung video ko, guys. So guys, maraming salamat sa mga subscriber ko na patuloy na nanonood, sa mga supporters ko dyan, mga kaibigan ko, bagong kaibigan sa YT. So let's skill tutorial, hanggang dito na lang. Bye bye, maraming salamat.